Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga Kaldab. Meron na naman po tayong nahuwang pinaka-latest updates mga Kaldab. Well, sa mga komento po ninyo bago po tayo pumunta sa ating pinaka-main topic, nire-respeto ko naman po at ginagalang. Ano man po yung desisyon at opinion ninyo, taus po suko po yung kumbaga ginagalang mga Kaldab. Well, pag-usapan po muna natin itong mga nagaganap ngayon para kay Main Paul Kerson. Marami po kasi ngayon na nagsasabing Mr. Destiny, pagmamay-ari naman ng Buko Channel o APT naman din pala ang producer ng Buko Channel ni Mengay, gayon din ang Pop Pinoy, dapat hindi na yan suportahan dahil kumbaga sila rin naman pala ang kikita. Well, sa punto uli niyan mga Kaldab, uulitin ko, nire-respeto ko po yun at ginagalang. Bahala po kayo kung ano po desisyon at opinion ninyo. Ganun naman po tayo mga true-blooded Aldab Nation eh. Kung alam po natin, tayo pa rin po masusunod, di po ba? Sa punto na yan mga Kaldab, binibigay ko na po sa inyo yung desisyon. Kumbaga no comment na lang po ako mga Kaldab. Well, pag-usapan po natin itong lantara na nga pong pinapakita ni Main Paul Kerson, ang Sing Sing sa Itbulaga. Siguro manhid na lang po yung mga hindi nakakuha. Ginaya niya yung ginagawa po ni Alden Richards na ginagawa pong kwintas ang wedding ring. Ito lang po mga Kaldab ang patunay na talagang ano man po mangyari, pinaparamdam at ipinapakita po ni Main Paul Kerson. Hindi po ba? Na talaga naman pong alam niya kung saan siya lulugar. Alam niya kung paano po masasabi. Hindi po ba? Ngayon po ang sarsuela ay talagang kalat na kalat na. At talaga naman pong pinag-uusapan na nga po sa social media. Dahil nga po doon, totoo naman po na pinoprotektahan lang po talaga nila Mengay at Isoy yung kanilang karir. Isipin nyo kasi kung magkakaroon po ng kaso, malaking dagok po yun kay Alden Richards kung kailan ba naman nagkaroon ng pandemic, doon po siya kakasuhan. Kumbaga kaya ginagalang niya rin, nire-respeto yung kontratang pinirmahan niya na single lang siya at si Mengay naman po ay wala naman pong problema. Kaya lang siyempre hindi siya pwedeng mailink kay Alden Richards. Kaya nga po hindi siya nabibigyan ng lading man o lading, kumbaga lading man, di po ba? Kahit naman po lahat ng segment, hindi po talaga po pwede kasi inaayawan po yan ni Mengay. Sa Buko Channel, ganun din po sa Pop Pinoy, di po ba? Kaya nga po marami nagtataka kung wala po bang relasyon sila Mengay at Isoy, papayag po si Mengay na magkaroon na ng lading man. Yan po yung katotohanan na hindi po kayang tanggapin ng iba. At dito naman po sa second picture na nakikita nyo mga Kaldab, marami pong tao ang hindi nasiyahan sa sinabi ni Pauline na tumagal daw ng 40 years na wala ang Aldab. Ngayon pa daw, di daw mawawala ang EB ng dahil lang sa Aldab. Ito na, nabigay ko na po sa inyo ito mga Kaldab, pero kumakalat ngayon sa social media. Dahil nga po, ramdam na ramdam po nila na magdadalawang buwan na nga po tayong boycott ang Itbulaga at APT. Kumbaga, isa po ito sa patunay na malaki po ang takot ng Itbulaga dahil nga po sa inaalagaan nilang karir. Biruin nyo 40 years, di po ba? Medyo talagang kung iisipin nyo, wala naman po yung Aldab na buo. Wala po kami sinasabi mga Aldab na matamuwa wala yung Itbulaga ng dahil sa Aldab. Wala pong ganun. Binoycott lang po namin ang Itbulaga at Daddy's Girl dahil po sa kagagawa nila. Kaya nga po, pwede po uli na gumawa po ang Aldab Nation ng Guinness World Record. Ito po siguro mga Aldab,
eh ang pinakamahabang boycott sa palabas sa prime time o sa show na talaga naman pong pinag-uusapan. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Kasi hanggat hindi po nila pinagbibigyan ng Aldab, eh mananatili po tayong boycott. Uulitin ko, magto 2 months na po at ramdam na nga po ito ng mga staff, ng crew, cameraman, ng GMA Network o ng APT Management. Ito lang po ang ebidensya at resibo, mga ka-Aldab, na hindi na po talaga masaya yung mga kaganapan ngayon. Ramdam na ramdam po, eh, di po ba, sa views, sa ratings. Although minamanipula nila, mga ka-Aldab, pero sabi ko nga po sa inyo, tanging ang nasa loob lang po ang magpapatunay. Kaya doon po sa mga kumakalat na bababa, tataas, well, kanika-nila na lang pong ano yon komento, mga ka-Aldab. Pero ang pinakamaganda rito, eh ano nga po ba ang nararamdaman ng nasa loob po ng APT Management at nasa loob po ng Daddy's Girls? Hindi po ba dismaya? Kasi kung hindi naman po nararamdaman yung sakit, sa tingin nyo magsasalita po ba si Bossing? Magsasalita si Pauling? Hindi po ba? Kasi nasa kanila po yung problema, eh. Yung Jowa Pao Ming o Jowa Pao, wala pong problema kay Bossing, kay Henyo Master Joey De Leon. Eh wala rin pong problema sa kanila. Kaya nga po sila yung nagingit-ngit. Dahil sila po yung talagang nasisisi. Kumbaga sila po talaga yung pinutukan sa ginawa po nila. Although may mga sinabon. Unang-una si Rams David, si Libak. Pangalawa si Rams Dave, si Derek Chris. Eh talaga naman pong sinabon ng gusto. Kaya nga po nagngangawa siya sa social media dahil nga po sa mga literal na naglalabasan. Kay Rams David, eh hindi niya po magawa. Dahil totally naman, kung magsasalita siya, iuulanin po siya ng batiko sa social media. Kaya nga po, mga ka-Aldab, kapag nagpatuloy po ito, ang pagboboykot po ng Aldab Nation, uulitin ko, gagawa po ito ng record. Record na hindi po makakalimutan pagdating po sa showbiz. Record na talagang part 2, kumbaga parang Aldab Nation lang ang tanging nakagawa nito. Nagawa na nga po natin sa Twitter, ngayon pa kaya na talagang lahat eh meron ng mga gadget. Pati mga mamis, mga titas, eh talaga naman pong marunong na ang magdududot. Na dating hindi po ginagawa, na simple lang, sabi nga nila, alam mo Mr. Destiny, dati hindi ako marunong sa Twitter. Dati wala akong alam sa Twitter. Yung anak ko, yung pinapopost ko niyan, pinalike. Ngayon, may sarili na akong Twitter account. May sarili na rin akong pagdududududan. Hindi po ba nakakatawa na ang kwento po ng isang mamis na kung saan ay masaya siya, ay masaya na rin po ang buong Aldab Nation. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig. Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to, at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to.